Kaya ba? Kanta habang kain? Sige lang po. Okay lang po. Kung kaya lang. www.pafco.org, yung website po namin, at fill in the subscription form po doon at click submit. Ayan, yung submit. So that's it, mga kaibigan. Sa ating formal po na pagsisimula, tayong lahat ay tumayo. Kantahin po natin for the last time ang ating theme song. Nawa po amin po ma-realize na napaka-dakila po ninyong sakripisyo sa amin para po ikaw ay mamatay para sa aming kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po kami na yung aming isip ay kung paano po kami makakapunta sa langit at makita po kayo, makapiling po kayo habang buhay. Ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, umupo po tayo.
Yung ating tatalakayin po ngayong gabi ay what will heaven be like? Totoo ba kaya ang langit, mga kaibigan? Now, akin lang po itong bilisan yung ating topic ngayon. Kilala niyo po ba si Marco Polo? Yes, sa mga kabataan, sa mga student. Si Marco Polo po, siya po ay actually isang explorer. Siya po ay naglakbay sa buong mundo, mga kaibigan. At nang si Marco Polo ay bumalik na po sa kaniyang hometown sa Venice, Italy, pagkatapos ng maraming taon na paglalakbay sa buong mundo, akala ng mga relatives or akala ng mga kamag-anak ni Marco Polo na nabaliw na si Marco Polo sa kanyang paglalakbay. Actually, si Marco Polo, nakapunta na po siya ng India, China, Indonesia, at inikot yung buong mundo. At noong bumalik po siya sa Venice, Italy, noong 1295 AD, marami po siyang sinabi sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kapitbahay. Meron siyang binanggit na, alam niyo ba, na meron akong na-encounter na isang na mga bato na nag-aapoy. Mga kaibigan, never pa po nakakita yung mga taga-Italy ng yung charcoal. Ano ba yung sa Tagalog yung charcoal? Uling pa rin, ah. Kaya sabi na, anong bato na nag-aapoy? Talagang baliw na talaga ito si Marco Polo. May sinabi naman si Marco Polo na meron din akong nakita na isang tela na hindi siya nasunog. Ano kaya yan? Yan po ay ang asbestos. Noon mga kaibigan, hindi pa sila, never pa sila nakakita ng asbestos. Kaya sinasabi ng mga taga-Italy na nabaliw na talaga ito si Marco Polo sa kanyang paglalakbay. At sabi naman ni Marco Polo na meron siyang nakita sa kanyang paglalakbay na napakalaking ahas na merong 10 meters long yung kanyang bibig na sapat po na makain yung isang tao. Kaya sinabi naman ito, ha? Malaking ahas? Posible ba yung talagang baliw na talaga ito si Marco Polo? At may sinabi din siya na may manin na, na kasing laki ng ulo ng tao at merong juice doon sa ilalim ng manin. Kaya, sabi nila talagang baliw na talaga ito si Marco Polo. Akala nila si Marco Polo ay nagsasabi lang ng mga fables or mga fantasy. At ng mga kaibigan, nang malapit nang mamatay si Marco Polo, may isang tao na nagsabi kay Marco Polo, Marco Polo, bago ka mamatay, gusto kong bawiin mo lahat na iyong sinabi. Pero yung sinabi ni Marco Polo, mga kaibigan, totoo po ang lahat. Bawat detalye na aking sinabi sa inyo ay totoo. At hindi ko pa nga nasasabi ang kalahati ng aking nakita. Mga kaibigan, yun din po yung expression. Yun din po yung sinabi ng mga propeta na nagsusulat patungkol sa langit. Sabi din nila na hindi pa namin nasulat kahit yung kalahati kung gaano po ka ganda ang langit nang binigyan po sila ng Diyos ng pangitain patungkol sa langit. Hindi po nila mag-describe kung gaano kaganda ang langit. Kaya sa Time Magazine, meron po dyan, does heaven exist? Totoo ba kaya ang langit? Meron ba talagang langit? O baka fantasy lang ang langit, mga kaibigan? Posible ba yun? Isang lugar na perpekto, na walang pagdurusa, na walang kamatayan, walang kasalanan? Isang lugar na perpekto sa ganda? O baka ang langit ay fantasy lang para ma-stimulate yung ating mga imaginations? 1 Corinthians 2:9 nagsasabi, datakwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Mga kaibigan, sinasabi po dito na hindi po natin mag-grasp, hindi po natin maiintindihan or hindi po natin ma-fully appreciate or ma-enough na appreciate, mga kaibigan, yung hinanda ng Diyos para sa atin doon sa langit. At yung langit, mga kaibigan, galing pa mula pa sa kay Adam hanggang ngayon, yung mga prophets, yung mga characters ng Bible, silang lahat po ay naghahangad na makapunta sa langit. At tayo din, mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na tayo ay mga pilgrims lang dito sa ating mundo. Sabi sa Hebrews 11:10, sapagkat inaasahan niya ni Abraham ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Si Abraham mismo, siya ay naghahangad na sana makapunta siya ng langit. At sabi po dito na isang bayang kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So, yung syudad na mismo ang Diyos ang gumawa.
Gusto niyo bang tumira sa isang lugar na ang Diyos mismo ang gumawa? Amen. John 14:1-3 sabi, sa bahay ng aking ama ay may maraming tahanan. Saan ba yung tahanan ng aking ama? Sinasabi dyan sa langit. At sabi ni Jesus, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan or a place, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang langit ay talagang tunay na lugar. Hindi po siya basta-basta na clouds lang or stars lang. Ang langit ay tunay po na lugar. Hindi lang siya clouds. For example, sino po sa inyo dito na naniniwala na ang Manila ay tunay na lugar? Bakit? Nakapunta na kayo doon? Yes! Now, sino naman sa inyo dito naniniwala na ang Moscow, Russia ay tunay na lugar? Wala, hindi kayo naniniwala na ang Moscow tunay na lugar? Tunay ba na lugar ang Moscow? Nakapunta na ba kayo doon? Paano yung nalaman na tunay? Sabi lang. Or sa mga pictures, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang langit, kung gano'ng katunay ang Manila, ang Moscow, Russia, ang USA, gano'n din po katunay na lugar ang langit, mga kaibigan. At si John, nung in-exile po siya doon sa island of Patmos, ay meron po siyang, binigyan po siya ng Panginoon ng napakagandang vision patungkol sa langit. At hindi ma-describe ni John the Revelator kung gano'ng kaganda ang langit, sabi niya dito, at nakita ko ang bayang banal. Ang bagong Jerusalem, yun po yung tinatawag niya sa langit, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naghahandang gaya na isang babaeng kasintahan na naggagayak talaga sa kanyang asawa. So kasi hindi alam ni John kung paano i-describe ang langit sa ganda nito, sabi niya ito ay parang isang babae or bride. Di ba po sa lahat ng tao doon sa kasal, sino po yung pinakamaganda? Ang bride, yun po yung pagka-describe ni John. Napakaganda ng langit, mga kaibigan. At sabi dyan, ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan or gate, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero, mga kaibigan. At sabi dyan, sa verse 19, na ang langit ay punong-puno ng mga jewels, mga gems. Sabi dyan, ang pinagsaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay calcedonia, ang ikaapat ay esmeralda. So mga kaibigan, lahat po doon yung mga padero ng langit ay napuno po ng jewels or gems. Now isipin nyo mga kaibigan, kapag ang isang ilaw ay matamaan niya yung mga jewels or yung mga gems, ano po yung mangyayari? Kikislap. Now, isipin na lang natin yung liwanag ng mga anghel na billions ng anghel. At yung liwanag ng Panginoon, yun po yung mag-reflect sa mga gems. Maliwanag ba ang langit? Yes. Mga kaibigan, heaven is so bright. At sabi ng Revelation 21:21, gintong lansangan at mga pinto ang perlas. So doon po yung ating daanan doon ay ginto, mga kaibigan. Oh. So hindi lang siya nagginto na solid na ginto, kundi ito ay transparent gold, mga kaibigan. Yung ating dadaanan ay transparent gold. Dito, yung gold, mga kaibigan, at binavalue natin. Pero doon sa langit, inaapakan na natin yung gold, mga kaibigan. Yung gold na parang glass. At mga kaibigan, sa langit wala pong sigarilyo doon, walang basurahan, at yung langit po, mga kaibigan, ay ayan, yung langit po, mga kaibigan, ay pinaka-perfect na malinis na syudad. Gusto niyo bang tumira sa isang malinis na syudad? Ano bang malinis na syudad dito sa Pilipinas? Wala. Sabi nila Davao daw. Totoo ba yun? Malinis. Pero mga kaibigan, kung malinis ang Davao, mas malinis, mas higit na malinis ang langit, mga kaibigan. At kapag meron kayong marinig na pinakamalinis na syudad dito sa Pilipinas, anong gagawin nyo? Pupunta doon, sabi ni Kuya Ed, lipat ka doon, Kuya Ed. So, ganun din po mga kaibigan. At yung syudad na yan na pinakamalinis sa lahat, perfect po sa lahat, ay balang araw ay paparating po sa atin, mga kaibigan. Sabi dyan,
At nakita ko ang banal na siyudad na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos kanila sa kanila. Ibig sabihin na ililipat ng Panginoon yung kanyang capital of the universe dito po sa ating mundo. Paano ba yun? Explain ko po ito mamaya, later. Now, to continue, mga kaibigan, ang ating mundo, yan, kumiikot yung earth. Ang ating mundo, mga kaibigan, yung maliit na mundong ito, ay ito po yung instrumento na nagrebelde, mga kaibigan, sa universe. Pero ito po yung maliit na mundo kung saan si Jesus ay ipinanganak at nagbusa para po sa ating mga kasalanan. At balang araw, yung ating mundo na ang earth, ito po yung magiging sentro ng universe balang araw, mga kaibigan, kasi inilipat ng Diyos ang New Jerusalem dyan po sa, dito po sa ating mundo, mga kaibigan. Kaya sabi ng Matthew 5 verse 5, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Akala ko ba pupunta tayo ng langit? Pero bakit mamanahin natin ang lupa? Natingnan po natin mamaya. Ano ba yung ating mamanahin? Di ba masisira yung lupa? Tingnan po natin mga kaibigan. 2 Peter 3 verse 10. Katakwa, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupunaw ng matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ibig sabihin, lahat po ng elemento dito sa lupa ay susunugin po sa impyerno. Ibig sabihin, lilinisan ng Diyos. At pagkatapos ng paglinis, sabi dyan, ngunit ayon, sa kanyang pangako ay naghintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. So meron po tayong bagong langit at bagong lupa na kung saan yun po yung ating mamanahin. Nasaan na ba yung lumang lupa? Ito ay nasunog na mga kaibigan. Sabi dyan, bagong langit ay bagong lupa at bagong langit. No, ano ba, may magkakaroon ba ng bagong heaven, bagong langit? Nung ibig sabihin po ng bagong langit, mga kaibigan, ay meron po tayong bagong atmosphere. Bakit ba lilinisan ng Diyos ang ating hangin or atmosphere? Sa pagsusunog sa empire ng mga kaibigan, lilinisan ng Diyos ang lahat ng elements ng earth. Yung soil, yung mga hangin, yung lahat ng elements. At lilinisin ng Diyos ang hangin kasi alam nyo ba, napakarumi ng ating hangin, mga kaibigan. Alam nyo ba na maraming mga satellite ang nag-floating doon sa ating mundo. Kaya napakaraming basura at dahil dyan, yung earth natin ay ganyan na po yung itsura, mga kaibigan. Kasi meron po 30,000 na man-made na mga satellites po doon sa ating mundo, mga kaibigan. Napakarumi. At dahil dyan, lilinisin po lahat ng Diyos ang langit, yung atmospheric heavens at ang lupa, lilinisin po lahat yan ng Diyos para kapag merong bagong langit at bagong lupa, meron po tayong bagong hangin na ating ihinga. Or, di ba? At malilinis po yung ating mundo, magiging ganyan. Pero siguro sa inyo, nagtatanong kayo, saan ba talaga tayo titira? Sa langit or sa lupa? Saan ba talaga tayo pupunta? Mga kaibigan, ito po. Yes, oo, sa langit po tayo titira. Ganito po yung mangyayari. Yung mga banal ay dadalhin ng Diyos sa langit at doon po sila tatahan for ilang taon? 1,000 years. Nang matagal ba 1,000 years? Hindi nga tayo umabot ng 70 na edad eh. How much more 1,000 years? Napakatagal mga kaibigan, 1,000 years. At pagkatapos ng 1,000 years ay ano po? Ililipat ng Diyos ang New Jerusalem sa mundo, mga kaibigan. So tayo ay pumunta sa langit for 1,000 years at babalik din sa lupa. Now, ito po yung mangyayari sa second coming ng Panginoon. Babalik si Jesus, ang banal na patay bubuhayin, banal na buhay babaguhin, banal ay lulutang papuntang langit. So sabay po, ang makasalang patay ay manatiling patay, ang makasalang buhay ay mamamatay. So yun po yung mangyayari sa second coming ng Panginoon. At sa loob po ng milenyo, sa loob po ng 1,000 years, ano po, ang banal ay nasa langit for how many years? 1,000 years. At ano po yung estado ng ating mundo? Ito po ay
ilang or empty. So ito po yung mangyayari sa 1,000 years. So unang pagkabuhay muli, so first resurrection, yun po yung second coming ng Panginoon. Ang mga banal ay doon po sa langit for 1,000 years. At after 1,000 years, babalik uli ang Panginoon sa ating mundo. Yan po ay pangalawang pagkabuhay na mag-uli sa mga masasama. At dyan po, yung syudad, yung New Jerusalem ay bababa galing po sa langit at mawawasak din po yung mga masasama. Kaya anong mangyayari pagkatapos ng 1,000 years? Aatakin si Satanas sa syudad at ang lupa ay lilinisin ng apoy ng imperyo, mga kaibigan. And that's it, malilinis po yung hangin at saka yung langit at saka lupa. So ito po yung ating diagram. So nandito pa po tayo, mga kaibigan. Later on, darating po yung 7 na last plagues ng Panginoon. At pagkatapos niyan, ay malapit na po, mga kaibigan, si Jesus ay darating. At for 1,000 years, pagkatapos ng 1,000 years, that is eternity na. Yung mayayari dyan after ng 1,000 years, merong second na pagkabuhay or second resurrection, apoy ng impyerno at bagong langit ay bababa po. New Jerusalem, galing sa langit, pumunta po dito sa ating mundo, mga kaibigan. Ano kaya yung sitwasyon doon sa langit, mga kaibigan? Nakukulang po tayo ng picture ngayong gabi kasi hindi po talaga natin ma-describe kung gaano po maganda ang langit. Sabi po ng Isaiah 33:24, at ang mamamayan ay hindi magsasabi, ako'y may sakit. Ang bayan na tumatahan doon ay papatawarin sa kanilang kasamaan. Ibig sabihin sa langit, mga kaibigan, hindi ka na magsasabi na ako ay may sakit. Kasi wala ng ospital doon, wala ng doktor doon, kasi wala ng magkakasakit. Yan po ay ang pangako ng Panginoon. Hindi mo na masasabi na, ang sakit ng ulo ko. Sinisipon ako, inuupo ako. Gusto niyo ba yun na perfect na yung body natin, hindi na tayo magkakasakit? Yes, mga kaibigan, sa ating mundo ngayon, marami pong ganyan na itsura, ganyan na mga situation. Pero, sa langit wala na pong sakit, mga kaibigan. Sabi pa dyan, Isaiah 35, pati yung mga handicap, sabi po dito, kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag. At ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. So lahat po ng mga handicap, kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa. At ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. So dito po sa ating mundo, marami po tayong makikita ng mga depekto sa ating katawan. Pero pagdating po sa langit, lahat po, mga kaibigan, ay maaayos. At yan po yung ating pag-asa, mga kaibigan, sa langit. At wala po tayong sapat na words na ma-describe kung gaano po maganda ang langit, mga kaibigan. At nandoon din po sa langit yung sinasabi na the fountain of youth or yung tinatawag na the river of life. Dito sa ating mundo tayo ay tatanda, pero sa langit, mga kaibigan, nandoon po yung fountain of youth, yung kabataan. Atin yung babasahin, Revelation 21, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na manining-ning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos ng Kordero. So yun po yung water of life, yung pinaka-crystal clear na river of life, mga kaibigan, na galing po sa luklukan ng Diyos sa trono. At to continue, ano ba yung makikita natin doon? At sa gitna na langsangang yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, ano po? Naroon ang punong kahoy ng buhay or the tree of life. Noon, yung the tree of life ay nandoon po sa Eden. Pero, inilipat na po ng Panginoon dyan at atin po yung matitikman, mga kaibigan, na namumunga ng 12 ibang-ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. So, bawat buwan, meron po siyang 12 bunga at iba't-iba po, mga kaibigan. At ang mga dako ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. No, ano ba yung anong prutas ng yung gusto niyong tikman sa langit, mga kaibigan? Meron ka lang kayong durian doon? Siguro yung durian doon, wala nang tinik at hindi na mabaho. Ano pa? Baka meron ding doon? Lansunis. Pwede po, mga kaibigan. Yan.
iba't ibang prutas po every month, mga kaibigan, at 12 kinds of fruits. At ano po, yung dahon po ng Tree of Life ay para sa pagpapagaling ng mga tao. Now, ano ba yung ipapagaling? To continue, Revelation 22:2, sabi dyan, punong kahoy ay namumunga ng 12 iba't ibang bunga. So, napakaganda mga kaibigan. At sa langit, doon po tayo makaka-experience ng tunay na kapayapaan at katahimikan. At ano pa yung sitwasyon doon sa langit? Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mahangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Ibig sabihin mga kaibigan na wala na pong karahasan sa langit. Wala ng violence, wala ng mga kriminal, wala na pong ganyan mga kaibigan, wala ng kamatayan. Ngayon, madali lang po tayo makakita ng mga karahasan sa TV, sa kahit anong balita. Pero sa langit, wala na pong terorista, walang mga sniper, wala pong kamatayan mga kaibigan na gaya niyan. At sa langit, hindi na po violento yung weather, wala na pong bagyo. At sa langit mga kaibigan, wala na din pong violente na mga hayop. Meron kayong mga hayop sa langit? Sino po yung mga animal lover dito? Walang animal lover. Ayan. So, ano po yung favorite nyo na animal? Lion? Ayaw nyo sa lion, ah? Now, mga kaibigan, ating basahin sa Isaiah 11:6-9. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. At ang leopardo ay mahigang kasiping ng batang kambing. At ang guy at ang batang leon at ang patabain na magkakasama. At papatnubayan sila ng munting bata. At ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahigang nagkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupot. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. So sa langit mga kaibigan, hindi na po violente yung mga hayop doon. Pwede mo silang hawakan. Sino po dito yung gusto na makapunta sa zoo? Ayan, tayo po, no? Gusto natin punta sa zoo. Pero sa zoo, yung mga animals, hindi mo nahahawakan doon lang sa cage. Pero mga kaibigan sa langit, kahit saan, ito po ay zoo. At hindi po naka-cage ang zoo, mga kaibigan. At sabi din dyan, ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. So yung mga hayop doon ay hindi na po kinakain yung isang isa. Kasi ano po, kumakain na lang sila ng dayami or yung mga damo kagaya ng baka. Ibig sabihin, ang mga, for example, mga lion sa langit ay vegetarian pa lang. Kasi mahirap kung kakainin nila yung kanilang mga kasama. Mga kaibigan, yung mga lion po ay magiging vegetarian mga kaibigan. Alam nyo ba na mayroong vegetarian na lion dito sa ating mundo? Now, nakarinig na po ba kayo patungkol kay Little Tyke? Si Little Tyke po ay isang vegetarian na lioness, babae na lion. At hindi pa po siya nakakain ng karne. At yan po ay si Little Tyke. Nag-offer po yung kanyang may-ari ng isang karne, pero ayaw talaga ni Little Tyke. At sinubukan po nila na patakan po ng tatlong patak ng dugo yung kanyang milk. At hindi talaga ininom ni Little Tyke mga kaibigan, kasi alam niya na mayroong dugo noon kasi vegetarian siya. Si Little Tyke ay vegetarian sa kanyang buong buhay. At alam niyo ba, mayroong best friend si Little Tyke? Yung best friend po ni Little Tyke at si Becky na lang. Silang dalawa ay best friend po mga kaibigan, at yan po, posible din po, mangyayari din po yan sa langit mga kaibigan, na lahat ng mga hayop doon ay pwede mo maging friend. Gusto nyo bang sumakay sa lion? Pwede yan gawin mga kaibigan. Gusto nyo bang sumakay sa kalabaw? Ay, nakasubok na pala kayo, no? Gusto nyo bang sumakay ng giraffe? O pwede yun mga kaibigan. Ayan, Revelation 21 verse 4. Ano pa? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wala na pong kamatayan, mga kaibigan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Siguro marami po tayong mga sorrows, mga dalamhati dito sa mundo, pero sa langit, wala na po.
o nang pananambitan man, o nang hirap pa man, naghihirap pa tayo dito sa mundo, sa langit wala na po mga kaibigan. Ang mga bagay ng una ay napaparam na. Wala na pong kamatayan, wala nang pag-iyak sa langit, wala nang sakit sa langit mga kaibigan. At sa langit din, wala na din pong taggutom or famine. Sino pong nagugutom? Sa langit mga kaibigan, hindi na po tayo makaramdam ng gutom. At wala na pong ganyan na sitwasyon. Yung vulture, naghihintay na lang siya na mamatay yung bata sa gutom at handa niyang lamunin or kainin yung bata na nagugutom. At sa langit, wala na pong sementeryo doon. Kasi, bakit po? Wala mamamatay kasi wala nang kamatayan sa langit. At alam niyo po ba, sa langit, hindi po tayo tatanda. May pag-asa pa pala tayo, may pag-asa pa pala yung ating mga wrinkles. No, sa langit po, hindi po tayo tatanda. Kasi yung katandaan, yun po yung sign na tayo ay makasalanan. Pero sa langit, hindi po tayo tatanda. At meron po tayong tunay na katawan sa langit. Meron kasing iba na naniniwala na kapag pupunta tayo sa langit, tayo ay magiging espiritu, palagpas-lagpas tayo ng mga dingding, hindi po tayo, ganun ba? Sa langit mga kaibigan, meron po kayong tunay na katawan. Pero anong sinasabi dyan? Ano bang sinasabi dyan? First, Philippians muna, 3:20-21, sabi dyan sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapaglitas, ang Panginoong Hesus Kristo. At ano po yung ating katawan? Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa sa may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. So, ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng tunay na katawan sa langit. Hindi po tayo parang mga espiritu sa langit na palagpas-lagpas sa mga clouds, ganun. Hindi po mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng tunay na katawan pero yung katawan na hindi na nagkakasakit. Yung idea na tayo ay espiritu lang sa langit, yan po ay mag-spoil ng katotohanan sa langit. Kasi nga, kung wala kang tunay na katawan sa langit, mag-e-enjoy ka ba? Hindi. Paano mo mahahawakan ng tubig? Uy, lalagpas lang tubig. Paano makukuha ng bunga na pagkainin mo ito, mahulog lang, kung wala kang tunay na katawan? Hindi po natin ma-enjoy ang langit kung wala po tayong tunay na katawan. At yung sabi ng Biblia, magkakaroon po tayo ng katawan na maluwalhati na kagaya po ng Diyos, mga kaibigan. At dahil dyan, atin pong ma-enjoy ang langit, mga kaibigan. Naisip kaya natin, makikilala pa kaya natin ang isa't isa sa langit? Yes, mga kaibigan, 1 Corinthians 13:12. Sapagkat ngayon, malabo tayong nakakakita sa isang salamin. Ngunit, pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan ngayon, nakikilala ko ng bahagya. Ngunit, pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakakilala sa akin. So, sa langit po, kung meron man po tayong mga depekto sa ating katawan, sa ating mukha, o mga wrinkles, o matanda na po tayo, pagpunta po sa langit ay magiging perfect na po ito. Perfect na po lahat mga kaibigan, hindi na po tayo magiging matanda. Tayo ay parang mga kabataan doon. So may pag-asa pa pala tayo. Tayo po ay maging mga kabataan doon at atin po makikilala ang isa't isa mga kaibigan. Ayan. Next. To continue mga kaibigan, I will say na wala pong baby na maaanak sa langit. Wala na pong baby na maaanak sa langit. Wala na pong pag-anak doon. Clear po ang Biblia niyan. Pero meron kayong mga baby sa langit? Meron kayong mga baby sa langit, mga kaibigan? Actually, meron po. Na-remember niyo po yung mga babies na pinatay doon po sa Bethlehem? Yung maraming babies na pinatay? Sabi po sa Mark 12:25 na maraming babies ang pinatay at sila po ay maliligtas. Pero sa langit, sila po ay tutubo ayon sa gusto ng Diyos sa kanila na pagtubo, mga kaibigan. Sila ay magiging baby, pero sila po ay lalago, sila po ay tutubo kung ano po yung gusto ng Diyos na na-intend sa kanila na pagtubo, mga kaibigan. At sabi ng Malakay 4:2 na we will spring like calves, mga kaibigan. Ibig sabihin na tayo po ay magiging matangkad. Sino po dito yung parang nagsisi sa kanilang height? Si Kuya Nat. Na mga kaibigan, sabi ng Biblia na we have fallen short, tayong lahat ay napaka bantot ba yun sa Tagalog? Ay, bansot pala. Bansot.
Ayan, bansot ba yun? Ha? Yes, mga kaibigan, tayong lahat ay bansot. Alam niyo ba? Tayong lahat ay bansot kasi noon, mga kaibigan, yung mga tao ay higante. Gusto niyo bang maging matangkad, Mark? Yes. Tayo ay bansot kasi nga yung mga tao noon na higante. Tingnan niyo po, ito po yung nahuhay ng mga archaeologists. Ito po, tingnan niyo, ito po yung hita. Yan, yung nahuhay nila. Tingnan niyo po yung natural na height ng isang tao ngayon sa ating mundo. At yan po, Amerikano, siguro taga rito po tayo. Isa Amerikano eh. Ayan. Higante po yung mga tao noon, mga kaibigan. At sila po ay umabot ng 5-6 meters tall. At sa ating modern ng panahon ngayon, yung pinakamatangkad ay si Robert Wadlow, mga kaibigan. Yan, si Robert Wadlow, meron po siyang height at 272 centimeters, weighing 223. Pero nakita natin, napakatangkad ni Robert Wadlow, pero proportion ba yung kanyang katawan? Hindi, para siyang matutumba, no? Kasi ang liit-liit ng ulo niya. Hindi po proportion, mga kaibigan. Ito pa, meron po silang nahukay na discovery doon sa Turkey. Tingnan niyo po yung bungo ng skull na yan at yung bungo ng taong ito. Napakaliit, mga kaibigan, kasi yung mga taong noon ay higante, mga kaibigan. At sa langit, we will be giants in heaven. Tayo po ay tatangkad, mga kaibigan. Kailan ba naging bansot yung mga tao? Now, sa panahon po nila, Noah, paatras po nila, Abraham, mga higante po yung mga tao noon, mga kaibigan. At nagsimula na lang na lumiit or anong tawag yan, naging bansot yung mga tao pagkatapos kay Noah kasi yung mga tao po ay kumakain na po ng mga yung karne, mga kaibigan. At saan kayo tayo? Dito ba? Siguro dito na tayo, no? Hindi na makikita kasi ito po ay si Samuel. At ewan ko kung magkakita-kita tayo nila Noah, siguro makapaka nila tayo. Pero alam niyo po ba, kahit yung height natin ay nandyan, meron po tayong pag-asa. Kasi nga, pupunta lang po tayo doon sa dahon ng Tree of Life at yun po yung magpapagaling sa atin. At tayo po ay babalik po sa ating original na stature na higante, mga kaibigan. For example, yan si Ada. At ikaw yan. For example, ikaw yan. Sa langit, yung pag-asa po natin ay yung dahon ng Tree of Life na siyang magpapagaling sa atin sa sakit ng ating kabansutan. Ayan. Ayan, so may pag-asa pa po tayo, mga kaibigan. At sa langit, siguro naisip niyo na, ano bang gagawin natin doon? Ano, napaka-boring naman sa langit. Walang diskuhan, walang computer games, walang mga ano. Mga kaibigan, hindi po boring sa langit. Kasi yung naisip ng iba na sa langit tayo ay magpapaslide-slide sa cloud, sa rainbow, mag-play ng harp. Napaka-boring naman kung ganun. Ano ba yung ating gagawin sa langit? Actually, mga kaibigan, sino po dito yung gustong mag-travel? Yung palaging mag-travel, mag-explore, gugustuhin niyo talaga ang langit. Kasi sa langit tayo po ay always na mag-explore. Pwede po tayo mag-travel sa kahit anong galaxy dyan, mga kaibigan. At pwede kang mag-travel na walang baggage, aeroplano. Kasi nga kahit saan, mga kaibigan, pwede po tayong mag-travel. At imagine, marami pong mga galaxies ngayon na discover ng mga scientist, at sabi ko dyan, Psalms 16:11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, na sa iyong harapan ang kabusbusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man, mga kaibigan. Na sino po dito sa inyo ang nakalibot na, naka-explore na sa buong Rizal? Hindi ba no? How much more sino po dito yung naka-explore na sa bawat sulok ng Pilipinas? How much more whole galaxy? Mga kaibigan, yung ating gagawin sa langit, mag-explore po tayo sa buong mundo, buong universe. Hindi lang yan, mga kaibigan. Kaya pala, kailangan natin ng eternal life para ma-explore lahat yun. Kasi kung 60 years old lang tayo, hindi pa natin maubos ang Cebu na i-explore. Kukulangan po yung ating edad, mga kaibigan. Kaya kailangan po natin ng eternal life, buhay na walang hanggan, para po ma-explore po lahat ng universe. At kayo po ay mag-e-enjoy, mga kaibigan. Gustong-gusto po itong gawin. At sabi pa dyan,
Natapot gaya ng susulat, ang mga bagay na hindi makita ng mata at narinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Hindi po natin mag-grasp, makuha, mga kaibigan, yung ganda ng bagay na hinandaan ng Diyos para sa atin na nagmamahal sa Kanya. To continue, yan mga kaibigan, napakaganda ng langit. Hindi po natin lubusang ma-describe. At yung sinulat nila dyan, the Revelator, yun lang po ay hindi po nakaabot sa half na kanilang na-describe. Pero ito po yung tanong. Tayo lahat ba ay gusto makapunta sa langit? Yes, mga kaibigan. Pero, ano ang pipigil sa karamihan na makapasok sa langit? Kasi hindi lahat ng tao makakapasok sa langit. Revelation 21 verse 8. Sinasabi po dyan ng Revelation 21 verse 8. Okay, reloading po. Ayan, sabi po ng Revelation 21 verse 8. Sa Tagalog version, sabi po dito, ngunit sa mga duwag, sa ibang mga duwag dito, at sa mga hindi mananampalataya, yung walang pananampalataya sa Panginoon, sa mga kasuklang-suklang, sa mga mamamatay taon, kasali din po dito yung may galit sa kapwa, at sa mga mapakiapid, sa mga mangangaway, o yung mga aaway o yung nag-aaway at sa mga nagsasamba ng Diyos-Diyosan at sa lahat ng masinungaling. Naku! Ang kanilang bahagi ay hindi sa langit kundi sa dagat-dagatang nagliningas sa apoy at asupre na siya ang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, yun po yung hindi makakapasok sa langit. Ano ba yung example ng liar or yung sinungaling? Sabi po, 1 John 2, 3, 4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay, ano po? Sinungaling. Sinungaling pala yung nagsasabi, ako ay Seventh-day Adventist, ako ay sumusunod sa Panginoon, pero hindi naman nangingili ng Sabat. Yun po ay? Sinungaling, mga kaibigan. Ako ay Seventh-day Adventist, ako ay sinusunod ko po si Jesus Christ, pero hindi naman tinutupad ang utos ng Diyos, sila ay sinungaling. Makakapasok ba ang sinungaling sa langit? Hindi po, mga kaibigan. Kasi yung makakapasok sa langit, yun lang po yung gumagawa ng ilang kautusan? 10 kautusan. Sila lang po yung merong karapatan na pumunta doon sa Tree of Life o sa langit, mga kaibigan. Sila po yung mga tao ng Diyos na gumagawa ng kanyang kautusan, hindi para maligtas, kundi dahil mahal po natin si Jesus. Sabi dyan, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng mga duwag at hindi nanampalataya? Yung mga duwag na gumawa ng desisyon para kay Kristo? Duwag kasi isipin nila na, naku, baka kapag susundin ko si Jesus Christ, matatanggal ako sa trabaho. Kasi Sabado, duwag. Yun po yung mga duwag. Duwag kasi, naku, baka hindi ako makapasa sa aking kurso. Kaya kailangan ko na lang pumasok sa school para makapasa. Yun po yung duwag, mga kaibigan. Yung walang pananampalataya sa Diyos. Naku, paano po ito? Mawawalan ako ng trabaho, hindi ako makakagraduate. Yun po yung mga duwag, mga kaibigan, na kawalan ng pananampalataya. Sila po ay hindi makakapasok sa langit. Kung nandun po kayo sa panahon ni Noe, kapag makakapasok po kayo sa loob ng arka, kailangan nyo po talagang iwan ang iyong trabaho. Kasi, ano po mangyayari? Malulunod lahat yung ano ng tubig. Kaya, para makapasok sa arka ni Noe, kailangan iwan mo yung trabaho mo. Para makapasok sa arka ni Noe, kailangan ito yung mag-aaral. Ang point ko dito, mga kaibigan, na hindi po makakapasok sa langit ang mga duwag sa pananampalataya.
na hindi man lang lakayang tumayo sa katotohanan ng Diyos kasi sila ay naluwag at kawala ng pananampalataya sa mga pangako ng Panginoon sa kanila. Kaya, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Marami po mga tao na duwag na hindi nakapasok sa arka at marami din pong tao na hindi makakapasok sa langit dahil po sa kaduwagan at kawalan ng pananampalataya. Kaya sana po ito yung prayer natin. Nananampalataya ako, tulungan mo ang aking kakulungan ko ng pananampalataya. Ibig sabihin ng Lord, tulungan niyo po ako na i-increase po yung aking pananampalataya at sasagutin po yan ng Panginoon. Nawa po ay magkaroon po tayo ng bravery or katapangan sa pagsunod po sa Diyos at ayaw po ng Diyos ng duwag sa katotohanan mga kaibigan. Next, Revelation 7:9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa. So ibig sabihin mga kaibigan na yung makakapunta sa langit ay yung sinuman na bawat na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angka ng mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadarap tanang mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. So makakapunta sa langit, yun po yung mga tao na mula sa bawat bansa, mga kaibigan. Ayan, so ibig sabihin, merong Chinese, merong Australians, mix po, merong mga Indonesians, merong mga Americans, meron kayong mga Pilipino doon? Yes, mga kaibigan, meron po mga Pilipino doon na makakapunta sa langit. Mix po yung mga nationality doon. Pero yung tanong dyan, nandun ka kaya? Will you be there? Amen, mga kaibigan, claim na po natin yan kasi meron po mga Pilipino doon at sana kabilang tayo doon sa mga Pilipino. At sabi po dyan, 1 Corinthians 2 verse 9, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ni naririnig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao ng mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila ay nagsisiibig sa Kanya. Mga kaibigan, napakaganda po ng langit. Yun lang po yung masasabi ko. Kasi hindi ko fully na ma-describe din ang langit, mga kaibigan. Pero ano ba yung pinaka-the best? Pinaka, tapos the best pa, pinaka-the best na part sa langit. Ang ginto kaya? Ang river of life kaya? Ang tree of life? Ang pinaka-the best na part sa langit ay yun po yung makatagpo mo si Jesus Christ na siya yung nagligtas sa iyo. Now, atin pong i-imagine mga kaibigan na si Jesus ay dumating na at pag nakita natin si Jesus ay dumating na sa himpapawid, na feel po natin na nabago na po yung ating katawan at parang nawala ng lahat ng mga sakit. At mga kaibigan, makikita po natin atin pong ma-imagine na yung mga patay kay Kristo ay sila ay nabuhay muli. At naramdaman mo na nawala po yung gravity ng sa iyong katawan at ikaw po ay lulutang kasama ng mga anghel at kasama po ng mga hirang at tayong lahat po ay pumunta sa himpapawid para po, ano po, salubungin si Jesus Christ. At tayo po mga kaibigan, dadalhin po tayo ni Jesus Christ sa langit, pero bago muna yan, tayo po ay maglalakbay sa universe. Atin pong makikita yung lahat ng mga planets, mga kaibigan, kasi tayo po ay patungo sa langit. Siguro po kanina, nag-enjoy po tayo sa view ng bukid, doon sa pagpunta natin sa baptism. How much more, mga kaibigan, na maglalakbay tayo at yung ating makikita, yung Saturn, yung Uranus, yung Mars, mga kaibigan. And that would be a very wonderful science trip and field trip. Napakaganda mga kaibigan. At kapag makapunta na po tayo doon sa langit, si Jesus Christ po yung mismo tatayo dyan sa gate at siya po yung mismo maglalagay ng ating corona at sasabihin niya, "Welcome home mga anak ko, enter into the joy of the Lord." At napakaganda po ng labas na langit, pero nang pumasok ka po doon sa langit, mas na-appreciate mo pa yung pagmamahal ni Jesus kasi masasabi po natin, napakaganda ng langit. Ganito pala yung iniwan na Jesus Christ para pumunta lang sa napaka-dilim na mundo para iligtas ako. So mas ma-appreciate po natin mga kaibigan ang sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Sa napakaganda ng langit mga kaibigan. Mas atin pa pong ma-appreciate yung lahat na gin-give up ng Diyos para lang po sa atin. Now to continue,
Akin pong ma-imagine mga kaibigan na mag-tour po tayo for 1,000 years sa New Jerusalem. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung New Jerusalem? No, ano ba yung pinakamalaking siyudad sa buong mundo? Ha? Amerika? Di ko rin alam eh. Sabi nila, yung pinakamalaking siyudad daw ay ang Davao siyudad. As in city ba, siyudad? Davao daw po, yung pinakamalaking siyudad. Mga kaibigan, Land of Promise. Ang laki po ng New Jerusalem, yung siyudad ng New Jerusalem ay kasing laki po ng Pilipinas. Napakalaking siyudad. Siguro, sabi natin, ang laki-laki ng siyudad ng Maynila. Pero wala pong binatbat yung laki ng Maynila sa laki ng siyudad ng New Jerusalem na kasing laki ng Pilipinas. Or kung ilagay po natin sa Amerika, kasing laki po ng Colorado. Napakalaki. Hindi nga natin malibot yung buong Manila. How much more? Yung buong Pilipinas. Na yung buong Pilipinas, kasing laki din po ng New Jerusalem. At doon po tayo ay mag-spend ng 1,000 years in touring the city of Jerusalem. At doon po, meron po tayong makikita ng mga kaibigan, mga friends. Siguro atin po mamin doon si Pablo. Pablo, ikaw yung nagsulat ng Biblia. Siguro ating mamin doon si Pedro. Uy, Pedro, ikaw yung nag-deny kay Jesus. Pero pinatawad po si Peter. Sino po yung gusto niyo mamin sa langit? Si Jesus. Sino pa po? Ako po, gusto ko pong mamin si Gusto ko pong mamin si Daniel. Oh, si Noe. Bakit gusto niyo mamin si Noe? Si Mark. Si Mark, yung apostolis. Si Moses, si Josue. Okay. So gusto ko pong mamit si Daniel. Paano po ginawa ni Daniel na maging faithful kahit siya lang po mag-isa sa Babylon, mga kaibigan? So gusto ko pong itanong yan. Pwede po kayong pwede niyo pong kausapin yung mga Bible characters doon. Yan po, napakasaya ng langit. Isa po itong great reunion. Pero yung pinaka-the best na part ng langit na ating makikita ay si Jesus Christ, mga kaibigan. At aking ma-imagine, habang po ikaw ay naglalakbay doon sa langit, gano'n, meron kang friends na nakikita, yung iyong guardian angel, siya po nagsabi sa inyo, ate po imagine na Angie or Milky, gusto ng Diyos or gusto ni Jesus na makita ka ngayon, na i-meet ka ngayon. So, pinatnubayan ka na yung guardian angel patungo kay Jesus. At pagkakita mo kay Jesus, alam po, yung nangyari dyan, kayo po ay nag-load at nag-worship po kay Jesus Christ. For sabi po ni Jesus Christ, my child, ako po ay masaya na nandito ka sa langit. Maraming salamat sa pagpili sa akin. Yun po yung sasabihin ni Jesus. At ihaw po tayo ni Jesus, mga kaibigan. At sabi ni Jesus, sasabihin po ni Jesus, akin po ma-imagine na sasabihin niya na meron akong special para sa iyo. Meron po akong special gift para sa iyo. At si Jesus, kasama niya, tayo po ay dadalhin niya sa mga mansion na kanyang inihanda. At tayo po naglalakbay, for example, tayo po ay naglalakbay, napakalaking mga mansion yung kanyang ipinakita. Wala akong binatbat ang Taj Mahal na siya pong pinakamaganda na struktura sa buong mundo. Ang makikita natin doon sa mga mansion, yung napakaganda na arrangement ng mga garden, ng mga botanical garden, mga kaibigan. At habang po kayong dalawa, naglalakad si Jesus at ikaw, naglalakad po kayo sa daanan ng langit doon, yung mata ay naka-appreciate po talaga sa napakagandang mga mansyon doon sa langit. At sinasabi ng Diyos, yan po yung bahay ni Moses, yan yung bahay ni Daniel, yun yung mansyon ni Pablo. At habang naglalakad kayo